Hello po mga kamanibela, ako po si Reed from Reed Model Vlog at welcome po kayo sa aking munting garahe. So ito po yung maliit na garahe ko. So as you can see, puro mga motor yung nakapark kasi hindi na po kasya yung sasakyan kapag siningit dito. Maliit lang po kasi yung bahay ko. Pakilala ko po sa inyo yung mga motor ko. Ito po yung aking sinasali sa motor show, si Reader, ang Suzuki Reader R150 Fi. Sinetup ko po siya at ginawa ko po siyang Thailand concept. Then dito naman po, isa sa pinakabagong motor ko, ang Yamaha Sniper 155R. At balak ko rin po siyang isali sa motor show. Ang konsepto naman na napili ko para sa kanya is Malaysian. Then ito naman po yung aking Kawasaki ZH2. Hanggang ngayon hinuhulugan ko pa po yan kaya hindi ko pwede sabihin na fully paid yung mga motor ko. At ang pinaka-paborito kong motor, ang Kawasaki Z1000R. Sa totoo lang, pangatlong Z1000 ko na po ito. Nung nagsimula akong mag-vlog, ang first Z1000 ko is Z1000 lang, wala siyang R, 2016 model. And then kapag ka po may lumalabas na bagong Z1000, gusto ko laging bago eh. So eto na po yung pinaka-latest. As of now, geto po yung kulay na pinaka-bago ng Z1000R, kaya yun, napili kong bumili ng ganito. So pangatlo na po siya. Ang pinaka-paborito kong motor is Z1000. So kaya ito yung pinakamadalas ko ginagamit at pang-travel talaga malalayo, no. Comfortable kasi siyang gamitin. So pinaka-memorable ko, actually wala na rin akong maalala kasi sa tagal ko na rin nagbo-vlog. Pinaka-memorable na lang siguro yung first time kong makipag-meet sa mga subscribers ko sa Shell Pugon noon. So yun ang pinakamasaya para sa akin kasi bago ang vlogger lang ako pero ang dami nang sumuporta sa akin. So yun, gamit ng aking motor, mabilis akong nakakarating sa mga lugar. Kung saan yung trip ko lang napuntahan. So ganoon naman sa vlog, wala namang script. Basta kung saan lang yung gusto kong puntahan, sinasama ko lang yung mga nanonood sa akin. Sa vlog ko po, madalas na tinatanong sa akin bakit daw may ligaw sa green pero Reed ang pangalan ko. So kung makikita nyo po dito, yung logo po ng vlog natin is headlight po ito ng Z1000R. Nung nag-start po kasi ako ng vlog, Z1000 po kasi kaagad yung motor ko. So ang Kawasaki po kasi is green naman po talaga, no? Kaya sinabay ko na sa kulay ng vlog ko para match ba. Tapos ito, kahit Suzuki po siya, alam naman natin yung Suzuki, blue po yung kulay niya. Parang ito, yung Suzuki GSX S1000, blue po siya kasi Suzuki. So hindi ko siya pwedeng gawing blue sa logo ko kasi nag-start ako as Kawasaki Big Bike Rider. Then ang pinaka-last na motor natin is itong Honda TMX 125. May balak din tayong i-build dito sa motor natin. Siguro street bike, Thailand concept, bahala na. At hindi ko pa alam anong diskarte ko dyan. Sobrang dami pa po kasi nang gagawin. So, nung nag-start po ako ng pag-moto-vlog, naisipan ko lang i-video yung mga pinupuntahan ko. Kasi po, pagka gumagamit ako ng Z1000, ang mahal po kasi ng nagagastos ko. Malaki yung expenses ko sa tollgate, sa gasolina, tsaka mahal din yung bike para sa akin. So, gusto ko ma-record ko lahat yun para pagdating ng panahon, maipakita ko sa mga tropa ko, sa anak ko, na minsan pumunta ako sa ganitong lugar, dala ang aking big bike. At sinuwerte naman, kasi nagustuhan ng mga tao na nanonood sa YouTube. So yun, kaya dumami yung subscriber natin kasi pina-follow nila yung buhay ko kung saan ako pupunta gamit ng mga motor ko. At ngayon naman, na-involve ako sa pagmamotor show. Kaya marami din akong mga followers na sumusubaybay dito sa bike natin. Like ito, si Reader.
ang daming nag-abang sa pinaka-design niya. So, meron din ako mga followers na nag-aabang dito sa aking sniper. So, gusto rin nilang malaman kung ano yung magiging result ng aking build. At yun, nakakatuwa naman kasi kahit papaano nakakakuha tayo ng mga trophies. Hindi man laging champion, pero at least meron tayong nauuwi kahit yung, alam mo yun, ang sarap sa pakiramdam pagka may nakaka-appreciate sa mga build natin na motor. Sa pagsali po kasi ng motor show, may mga categories po kasi na sinusunod dyan. So kapag ka napili mo, halimbawa itong sa Raider natin, Thailand concept, so kailangan nating sundin yung konsepto ng Thailand at ilagay natin sa motor natin para magmukha po siyang pang Thailand. Since ang ating sniper naman is pang Malaysian concept, sinusunod po natin kung ano yung mga piyesang nilalagay sa Malaysia sa kanilang motor. Kaya ginagaya lang po natin siya, kaya nga po Malaysian concept. So like ngayon, Malaysian concept, naka-mags po yung motor. So pinalitan po natin siya ng mags, kaya ganyan po yung itsura niya. Yeah, hold up, whoa, so what you say? We flying up, we taking off, we flying up, we taking off, we flying up, we taking off, we flying up, we taking off. Italy, they was feeling me, they like it when I do it cause that's the jam. Bilang big bike rider at mahilig sa motor show, syempre kailangan po natin ng sasakyan para ihatid natin yung mga motor natin. No? So may mga sasakyan din po ako at nakahiligan ko rin po na mag-overlanding, yung mag-car camping. So pinapakilala ko po sa inyo yung aking Montero Sport GLS SE 4x4. 4N41 yung engine niya. So ito po yung ginagamit ko pagka nagka-camping po kami ng family. So as you can see, meron po tayong rooftop tent dito. So hindi ko na kailangan mag-assemble ng tent sa ground. So dito po kami sa second floor kung tutusin. Nasa taas kasi siya. So nasa bubong siya ng sasakyan para mas safe, iwas sa insekto tsaka mga hayop. Tapos meron po tayong ARB awning para pagka kumakain, meron kang parang dining area, ganun. Then meron din po tayong shower tent, ayun po yung kulay black doon. Para kapag gusto mag-business at mag-shower, meron po siyang privacy. Kompleto rin po with auxiliary lights. At dito po, baka mapasabak sa lubog, sa flood, sa river crossing. Ayun po, meron po tayong snorkel. Then sinetap po rin po yung kanyang suspension, pinali po siya ng 2 inches. At nag-off-road tires po tayo. Mumurahin lang po ito. Pero pwede na yan, it can perform naman sa overlanding. Ngayon naman po yung pagsakay natin sa mga motor natin, pickup po yung ginagamit ko. Dati po naka L300 ako. Kaso po hindi po kami makapag ano yun, yung makaupo ng relax ba. Kaya yung pickup po yung ginagamit namin. Ito po yung Ford Raptor natin. At 4x4 po ito. Minsan kasi napupunta kami sa mga lugar na medyo putikan. Kaya pina-offroad tires ko na rin po siya at nakalip din po siya ng 2 inches. So dito ko po sinasakay si Reader, yung mga motor natin na pinang motor show. So sinasakay po namin siya. Since magaan naman siya, binubuhat na lang po namin kahit mataas yung pickup. Ngayon naman po, nandito po tayo sa harap ng shop ko. At bukod sa pagiging motovlogger, isa rin po akong negosyante. Tara, i-tour ko kayo sa loob ng shop ko. So yung mga tinitinda po namin dito sa tindahan ko is yung mga Geely helmet, mga DC monorack, tapos top box. Tapos may mga gulong din po kami na tinitinda like yung Beast tire and then mga Extreme One product. Dito po sa shop namin, buy one take one po kami. So yung mga binibili po ninyong Geely helmets dito, meron po kayong free half face helmet. Nakapagtayo po ako ng tindahan kasi may mga sponsor po na kumuha sa akin. Like ngayon, mga Geely helmets, kinuha po ako as brand ambassador ng Geely helmets. So sila po yung nag-provide ng shop ko. Binigyan nila ako ng supply ng helmet para makapagtinda. At kagaya lang din po ng ibang products ko dito, like yung DC monorack po, binigyan niya ako ng 300 pieces na stocks para makapagtinda. At the same time, ambassador din po nila ako, ini-endorse ko yung product nila. Then sa Extreme One, tsaka sa Beast Tires,
Ganun din po. Ito pong negosyo ko ay more than 2 years na rin po, kaya sinuwerte naman po at patuloy pa rin na tinatangkilik ng mga kababayan ko kapag bibili sila ng helmet, dahil nga buy one take one po ako. Bukod sa pagtitinda ng helmet, sa mga followers ko naman na hindi ako nakikita, pwede po silang humingi ng stickers dito for free. Located po ang aking shop sa MacArthur Highway, Barangay Telabastagan, San Fernando, Pampanga. Open po kami ng 9 a.m. to 7 p.m. At sa mga gustong tumingin kahit hindi na po bumili ng mga helmets at mga ibang brands at humingi ng sticker ko po, welcome na welcome po kayo dito sa Read for Speed Shop. Hello mga kamanibela, dahil mahilig po tayo sa adventure, hahanap tayo ng lugar ngayon para pasyalan. At gamit natin ang ating Kawasaki Z1000R. Ito po ay inline 4 1000cc. At yun ang paborito kong motor, so yun ang gagamitin natin. Kaya samahan nyo kami at tuklasin natin ang kagandahan ng Goshen Resort. Ang pupuntahan natin guys is yung Goshen Resort. Located siya bandang Tarlac. At approximately mula dito sa bahay namin, nasa isang oras lamang nandun na tayo. Dahil hindi na tayo dadaan ng highway, kaya mas mapapabilis ang pagpunta natin doon. Ngayong nalalapit ang bakasyon at summer, so napakaganda na maghanap ng mga lugar kung saan masarap pumasyal kasama ang tropa at mga kapamilya. Isa ito sa magandang naiisip ko since ito ay malapit lamang. At kompleto naman siya, may kainan, may pasyalan, may tulugan, at pwede rin mag-swimming doon. Tayo ngayon ay dadaan dito sa tinatawag na Mega Dike. Dito tayo dumaan kasi mas makakaiwas tayo sa traffic. Gawa ng diretso lang yung daan. At itong Mega Dike na ito ay ginawa para ma-prevent yung daloy ng lahar na mapunta sa mga bayan-bayan. Nagsimulang i-build ito nung pumutok ang bulkang Pinatubo. Kaya kung mapapansin ninyo, sobrang taas ng kalsadang ito at nung una, hindi pa ito ginawang kalsada, talagang pangharang lang siya sa lahar. Pero nakita nila yung potensyal na mas mapapabilis yung pag-travel ng ibang tao papunta sa Angeles from San Fernando. Kaya ginawa na nila ng kalsada ito. Nandito na tayo sa Porac. Dalawa ang pwede mong daanan kapag pupunta ka ng Goshen. Pwede kang mag-MacArthur Highway or pwede kang dumaan ng Clark. Itong Z1000 kaya paboritong-paborito ko kasi yung suspension niya, in-upgrade na nila from hindi R version, kasi itong Z1 ko is R version. Kapag sinabing R version, naka-audience na po siya. Yung previous model kasi na hindi R version, hindi po sila naka-orange, so mas matagtag po yung suspension nun. Kaya itong Z1000, napaka-komportable niyang sakyan kasi tama lang yung taas ng manubela, hindi sobrang taas, hindi sobrang baba. Yung suspension, napakalambot. Yung upuan, tama lang sa katulad kong 5'7", hindi ganun kataas. Pagkatapos, napakaganda ng tunog ng motor na to dahil inline 4 siya. Tapos yung power naman, ako, talagang napakaganda at napakalakas. Hindi ka niya bibitinin.
po ay nandito na tayo sa loob ng Goshen Resort sa Bamban, Tarlac. At 150 pesos po per head ang entrance dito. At kaninang pagpasok ko, sobrang namangha ako sa view. At ang ganda ng lugar. Talagang para tayong nasa Roman Empire. So tara, tignan natin kung gaano kaganda ang lugar na ito. I-tour ko kayo, guys. Dito pa lang sa unahan, talagang mapapa-exercise ka naman taas ng hagdan nila. Pero still, may disenyo pati yung mga hagdan. And yung mga poste, kita nyo, may mga shapes pa. No? So talagang ginaya nila yung mga disenyo sa Roman. At dito, makikita ninyo yung garden. At doon banda, may upuan pa, no? Para kang hari. No? Napaka-perfect ito pagka mahilig kayong mag-ride kasama yung mga kasama mo sa club. At syempre sa family mo, especially pagka maaga kayo dito. And by the way guys, pwede nga palang matulog dito and then pwede kayo mag-swimming, no? Pero may oras nga lang yung pag-swimming dito, nasa 9 a.m. to 3 p.m. ano? So habang namamasyal kayo, pwede rin kayong umorder ng mga pagkain, meron din tayong mabibilan dito. At kung naghahanap naman kayo ng gladiator, eto po, mas malaki pa sa akin. Sila po yung mga warriors nung unang panahon. So dito, may mga upuan. Pwede rin kayong magsagawa ng mga events dito like yung kasal, mga ibang program ninyo, pwede nyong gawin dito. Meron lang kayong extra babayaran para doon. Pero kung day tour lang, ito, mapapasyalan nyo lahat ito sa halagang 150 pesos. Ganda, kasi kahit sa taas, pwede kayong pumunta dyan sa second floor. Then, may mga kainan pa banda doon. Yun, pwede kayong mag-ramen sa ramen bar. So, pagka nagra-ride kayo, hindi lang sa pagra-ride yung na-experience natin, hindi lang sa pagra-ride tayo nag-i-enjoy. Nag-i-enjoy din tayo sa mga lugar na pinupuntahan natin. Like ngayon, ang ganda ng lugar. So, kahit pagod na pagod ka ng mag-ride, pagdating dito naman, eh makakapag-relax ka. And ang pinaka talagang masaya sa ginagawa natin bilang rider is yung kasama natin yung mga kaibigan natin sa pagmumotor. Iisa lang ang hilig natin, mamasyal, gamitin yung mga paborito nating motor. At dito makakapagkwentuhan tayo at mas lalong nagiging malapit sa isa't isa yung mga ka-club members natin. Sabi ko kanina, di lang magandang lugar, hindi pa kayo magugutom kasi kumpleto yung kainan dito. May drinks, pag kayo ginutom, may nagtitinda ng burger. At like yung nakikita natin sa likod, nagpipicture sila. So, ang ganda kasing background ng building na to. Ang taas nito. Ang pinakamaganda dito, malaya ka talaga kahit saan pumunta. Diba guys, ang ganda. Diba? Kahit ilang riders pa kayo, kahit 50 riders, kayang-kaya kayong i-accommodate ng lugar na to. Then, makikita ninyo yung paligid, lalo na sa hapon or umaga, guys. Yan, no? Yan yung ginagawang kalsada ngayon. At may mga bundok, gubat, tahimik yung lugar. Yeah, hold up, whoa, so what you say?